Guys, yung isda kahapon, maraming nagalit sa akin sa kinuha ko isang plato. Paliwanag mo, katatay, ikaw naman ang may dala ng isda na yon. Tawagan ko muna si Sparta. Ano ang number? Nalimutan ang number ng plato. 1 to 1 to 8 546 546 999 999. Oh, magpaliwanag ka nga katatay dun sa isdang dala mo kahapon. Mga viewers dyan eh, ikaw may dala nun eh, yung mga viewers niya alas dyan eh, maraming comment na na ano na isda. Wag lang kayong mag-ano na dahil kaya dito kami magbigayan. Tapos, pagdating ko dito, dito ang diretso ko. Tapos, pakainin ako nila doon, painumin ako ng kape, walang bayad yun. Kaya kayo dyan mga viewers, steady lang kayo dyan, huwag kayong mag-ano. Oh, sino ba nag-utos sa akin na magtula hapon? Ako nag-utos. Oh. Kuha ka rin para magtula, para kumain kami. Si katatay mo nang dala, may dala ng isda kahapon. Siya nagbigay. Sige, mga viewers talaga, iba, yung iba talagang ano. Sige, ano lang kayo sa mga viewers, isili lang kayo dyan. Support naman sa aming mga channel dito. Oh, yun. Hindi, papaliwanag ko lang kay katatay na nagagalit sa isda. Sus, hindi alam nila alam na. Alam nyo, mga viewers yan. Ito ba? Kapante! Kung alam nyo mga viewers na dito, iba kasi yan sa Bukanak. Sa Bukanak kasi, ang mga vloggers doon is maliliit ang kilang bangka. Dito sa amin, ang aming vloggers dito sa amin, dito sa Mindanao, pakisilip na sa YouTube channel ni Sprakata. Tingnan nyo kung gaano kadami ang isda nilang mahuli. Eh, kaya dito lang bigay sa katak. Ang dami nun. Kunti lang, pero ang huli na sobrat. Sa truck, at dikarga, kargang isda mahuli na, dikarga. Ipakisilip lang sa kanyang YouTube channel ni Sprakata. Dikarga, ang binigay sa katak, kunti lang yun. Kunti, walang ano yan. Walang kwenta, maliit lang yan. Bahit sa kanya, sa kanya lang, maliit lang yan. Right, dahil pag may isda sa katak, ako ang magdadala dahil ako ang kanyang daling mautusan din. Right. Ayun na. Ayun, yan. Nagmem mo kayo itong sumagtangga. Hey everyone, so ngayon po ay pupunta kami ngayon sa Dipolog. Papapacheck up po na si Alas. Maaga kami at sabay na rin po yung paghatid namin kay Kabungot sa airport. Sa, ayan, sasakay na kami. Doon sa likod, be. Kanya po mag-vlog si Alas de Perez. Oo, kahit hirap na hirap mag-ano tayo. Nakatotok sa tao. Pero ngayon, improvement. Nakakapagsalita na siya ngayon. Oy, maya. Sige. Yung bata. Uy, pandong ikaw. Hindi, mamaya na pag balik ni ano. Kapirad yun. Si Alas na naman. Talaw pa, tari Alas na. Natuma na pa ang gulit ng boy. Mule ni, pag natuma na ang pangalit. Asan si Kabungot? Ano yan? Uy, Bisaya naman. So yun, at nan parating si Kabungot. Hatid muna naman siya sa airport. Tapos pagka hatid namin sa airport, diretso na kami ng doktor. See you! Ayan guys, andito na kami sa airport. So, aalis mo na ang lover boy ng Pinyan. Doon na naman siya maging lover boy sa Bukana. Sige, girl. Safe trip. Sige, see you again. Dito na lang sa butas. Ito ang stepper. Dito sa butas. Uy, mga idol, bagong pangalan ng mga vlogger doon sa amin. Mga stepper. Mga stepper. Stepper.
So, yun na. Dami sniper doon, dai. Sino mga sniper doon, no? Dami. Kasi yung mga idol, daging vlogger doon. Ayun, guys. Nakapamili na ako. May pinamili muna ako. Kasi yung doktor, wala pa. Tapos, balik na kami sa clinic. Alas 11 na. Baka nandun na yung doktor. Pang number 9 naman si Alas. Ba? Number 9 ka. Sarao. Gutom na kami. Wala pa kami agahan kasi. Hindi naman kami pwedeng kumain kasi pag kumain kami, syempre maiinggit si Alas. Si Alas, fasting pala pag ultrasound. Kaya, mamaya na lang kami kakain pag na-ultrasound na siya. Sana maisa lang siya agad pumalik namin doon para para makakain na kami pagkatapos. Ano yan, Tay? Diyan kayo. Yan yung boat niya dyan, Tay? Nabangka dyan sila katatay pagka lumalaot sila. Ano? Maaraw ngayon, pero yung langit makulimlim. Kanina nang kinatid namin si Kabumo sa airport, alakas ng ulan. Ngayon, wala nang ulan. Pero baka mamaya ang hapon ulit ito. At paano yung langit to? Namumuo na yung clouds na maitim. Mata si Kabungot, Manila. Wala, alas 9 yung ano niya. 9:45 yung flight ni Kabungot. Nakarating na yun. Nasa Manila na ngayon yun. 11 na eh. Oo. Mga gusto na. Sunduan doon na rin eh. Ewan ko lang. Baka mag-commute na to niya. Baka mag-commute lang yun. So, yung clinic kasi harap lang ng airport. So, ito. Nandito na naman kami sa airport. Dito, sa airport. Yan, balik kami sa airport. Airport. Tapos, dun lang sa tapat yung clinic. Yan yung clinic na pinuntahan ko. Mas mahal dito kaysa dun sa isang clinic. Kaya lang wala na silang Oops. Okay. Dito na kami ngayon sa Pinyan. At nagulat kami kasi imbis kami yung mag-prank na kami ang dumating na pala sila, Japper. Hindi namin alam. Nandun na pala. Nandiyan na. Alright, guys. Nandiyan na sila sa bahay na yan. Si Bianggulay daw. Sabi niya, hindi man lang siya nakapag-video kasi hindi man ako upload. Hindi niya napansin. So, yun. Si Akilay, nandito lang sila. Galing kami nagpa-check up. So, tapos na yung check up ni Alas. Nakuha ko na yung result. Pupunta na lang kami sa doctor mamaya.
At yan, salamat kay Katatay TV sa pagsama sa amin sa Dipolog. Kami na prank ngayon. Yan, at bumili ako ng lagayan ng damit kasi gusto kong i-separate yung damit ni Alas at saka ni King para hindi nagkahalo-halo. Mahirap mag-mix. Ano ba yung gulay? So anong dyan? Wala, tulog sila. At ngayon po, alam nyo po, yan, eto. Dumating sila Japper, pero hindi na sila pinagkakaguluhan ng mga tao. Yan, hindi na sila pinagkakaguluhan, hindi na sila pinapansin ng mga tao dito. Kasi, wala pong nakakaalam. Kasi, wala pong nakakaalam na darating sila. Kaya tahimik na tahimik po ang kanilang bahay. At ang sinasakyan na ni ang sinakyan ni Kabungot. Oh, kinatid namin sa airport si Kabungot. Kanina, so yung sinakyan ni Kabungot papuntang Manila, sila siya ring sinakyan nila Japper papalik dito. So yun. Then nagmamadali kasi kami dahil inahabol namin yung doktor. Hindi na nga naman kami nakahabol, ibang clinic na naman yung pinuntahan namin, mas mahal. Mas mahal yung charge doon kasi parang mga private na ano. O kaya mas mahal. Pero ginoo ko na rin kasi babalik na naman ako. Wala na akong pamasahe, pambayad, di katatay. Sabi pa siya na dahil birth sa kanya anak. Oo, kala ko hindi ko na rin. Pero hindi rin alam ni nanay sa word of. Hindi rin alam. So, wala kaming alam. So, yun nga po. Hindi na sila pinagkakaguluhan ng mga tao. Yan, tahimik sa bahay nila. Wala nang nakikiosyoso kasi walang palang nakakaalam. Walang palang nakakaalam. Silang naning alam nila. Alam nila kasi nagpunta dito. Oh, kanina sa group chat, no? Kaso, nandito naman sa palagi. Ah, hindi. Kanina siguro nadaanan sila, nakita nila. Kaya nag-ano sila sa group chat na ganito ganyan. Yun. So tahimik lang sa kanilang bahay. Andun si Bianggulay nagwawalis. Pati si Nanay Seward nagulat sa kanilang pagdating. Ah, maulan kanina. Ang init sa Dipolog. Ngayon, no, pag-alis namin. Kanina rin, mainit. Ay, umulan kaninang umaga doon, pero nung ano na, nawala na. So, yan. So, ganun po mga kaganapan dito. Tahimik ang kapaligiran. Hindi naman nakaplay yung video mo, ah. Kaplay yan. Tahimik ang kapaligiran. Hindi kaplay. Kaplay ang istorya. Odi, take two. Eh? Ha? Wala. Wala ay nakaple. So yun nga. Tahimik ang kapaligiran. Parang haunted house in the dead house. Hindi naman. Parang haunted house. Tahimik lang. Parang walang dumating. Pero tulog sila. Siguro pagod. Tsaka, so, yun na natin. Ayaw pa nilang ipaalam na dumating na sila. Kasi syempre gusto nila magpahinga din. Para tahimik. Okay, so kami po ay mag-aayos din muna. At mamaya ay pupunta pa kaming doktor ulit. Dito lang sa amin. May private doctor dito, private clinic dito sa amin. Dito ko na lang papacheck up yung, ay papabasa yung ano ni Alas. So yan. So bye po muna for now. Mamaya ulit. So ito na po kami. At tapos na nabili ng gupi, nandito pa kami. Inaantok na si Alas. Tsaka si King. Tulog na ako. Alam mo, ano po na gusto. Pagaya ko, kaya papacheck up ko na rin. Tapos sabay, papasa ko na rin yung result ng laboratory ni Alas. So, yun. Kami na yung next. Ang last na rin kami. Sakto mga kawai kami na yung party. Oh, ayan si Japper umalis. Yung kusan niya papuntaan, nag-ikot-ikot lang. Kaotay! Kaotay! So, ayan guys. Ano, kasanggi! Dumaan. Unang araw sa pagbabalik ni Japper. Ah, matahimik pa rin. Wala pa rin tao. Sila-sila lang. Kami-kami lang. Ganyan. Sa Manila. Kasi ano... Walang nakakaalam. Pero ngayon, may nakaalam na yung kagabi. Kasi nag-live na sila. Kabugoy!
kabugoy dito. Si kabugoy nasa loob. So, yun. Si Tekwon ba? Time check. 9 o'clock na umaga. Yun, tahimik ang bahay. Kuya Dang dito? Kuya Dang, nandun sa loob din si Kuya Dang. Eto na po yung result ng check-up ni Alas. Ayan. So, may nakitang nag-ano sa kanyang chan. Kaya, binigyan kami ng referral ng pedya. Buntahan namin sa ibang doktor naman. So, lalakarin namin ulit bukas na lang kasi kailangan pa niyang magpa-laboratory ulit ngayon. Ayan. So, update na lang po ako next time. Thank you!